Pauwi na mula London, United Kingdom, si Ginang Aleli Arroyo, misis ng Yumaong 5th District Negros Occidental Representative na si Ignacio Iggy Arroyo Jr. Pero taliwas sa inaasahan, hindi po niya maiuwi ngayong araw ang labi ng kanyang mister. Ayon kay Ginang Arroyo, hinarang daw kasi ng kinakasama ng kanyang mister na si Grace Ibuna ang pagpapauwi sa bangkay ng kongresista. Nagahain daw ito ng mga papeles sa punerarya na nagsasabing siya ang legal wife at hindi si Aleli. Nais din daw ni Ibuna na sa London i-cremate si Congressman Arroyo. Agad naman daw itong inapela ni Aleli at ginawa ang lahat ng legal na hakbang, pero kinailangan daw niyang bumalik na ng Maynila dahil sa kanyang mga anak. Tuloy pa rin daw ang misa sa kanilang bahay mamaya. Hanggang sa mga oras na ito, sinusubukan po naming kunin ang pahayag ni Miss Grace Ibuna. Kaugnay ng balitang yan, po natin ang abogado ni Aleli Arroyo na si Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, magandang tanghali po. Si Mariz, umali po ito sa balitang hali. Magandang umaga sa iyo, Mariz. Attorney, at si June at kasama mo. Alright. Mabiyahin na po, Attorney, sa mga oras na ito, pabalik ng bansa si Mrs. Arroyo. Pero hindi niya kasama yung bangkay ni Congressman Iggy Arroyo. Ano po talaga ba ang nangyari? Well, the pagdating namin sa London, no? The other day, buong araw kami sa embassy para i-clarify yung mga final arrangements, no? As of last night, nag-usap si Aleli at si Bianca at nagkasundo sila tungkol sa consignee na funeral parlor sa Manila at sa mga funeral arrangements. So, nakaschedule dapat na ang remains ay i-release ng funeral parlor ngayong umaga para sa flight sa Manila. Kaya lang, tumawag ang solicitor daw, according to the solicitor of the funeral parlor, tumawag daw ang solicitor ni Grace Ibuna para sabihin na hindi na raw papayag si Ibuna na i-release ang remains ng funeral parlor. At, at ang last instructions daw niya ay i-cremate ang remains sa UK. We are also informed na nag-file na raw ng kaso si Ibuna to her solicitors to enjoin, no, para mapigilan ang funeral parlor para i-release ang remains ni Congressman Iggy. At ang balita rin ng solicitor ng funeral parlor eh isuserve daw sila ng papers ng korte at isuserve rin ang Philippine Embassy. Attorney, so yun ang latest. Opo. Linawin ko lang, may na-mention po kayo na instructions para i-cremate sa London. Linawin ko lang po yung instruction na yun. Did it come from the representative Iggy Arroyo o from Grace Ibuna? We are told by the lawyer, the solicitors of the solicitor of the funeral parlor, that their client is Grace Ibuna. And the latest instructions of Grace Ibuna was cremation in UK. Oh, attorney, from the very start, sinasabi po ninyo sa mga reports na ang legal na asawa ang may karapatan. So, yes. Hindi po ito na ipaglaban ba dun sa London? Hindi maaaring gawin ito na ipaglaban na may uwi ng legal na asawa dito sa bansa, kaagad-agad yung bangkay? Ano po bang proseso sa ganito? No, ang official position ng Philippine government as expressed through the Secretary of Foreign Affairs and with the instructions to the post, no, the embassy sa UK, sa London, is to extend full assistance to the legal wife. The legal wife is Alicia Arroyo. Mm-hmm. So, sinabi namin, and the embassy has been directly in touch with the funeral parlor, and we even submitted, no, hindi lang yung marriage certificate, lahat ng kinakailangan mga dokumento, including a study of Philippine law, and yung liability, ng possible liability ng funeral parlor if they refuse in conspiracy or in criminal conspiracy with Ibuna to release the body to the next of kin. So, ang sabi nila, they were informed by Ibuna that she is the next of kin. And the lawyers of Ibuna also said na na-annul na raw yung marriage. So ang sinabi namin sa solicitor, no, ng funeral parlor, the best evidence of the marriage is a marriage certificate. And they have a valid certificate that has not been canceled.
yung sinasabing annulment case, eh hindi naman natuloy yung annulment case na yan, ano. So, sabi namin, bakit sila naniniwala sa hearsay evidence versus a document. Humingi dapat sila, no, exercising due diligence, if that is the claim of Ibuna, to at the very least, show them the court order annulling the marriage. In fact, yung complaint ng annulment na yan, although denial ni Congressman Iggy, ay na-dismissed ng court for failure of the payment of filing fees. Okay. At nag-appeal sila, the appeal is pending. Ang nangyari dyan, death, no? Death extinguishes any court case. Oh. As far as the Philippine government is concerned, and nakikita naman sa passport, no? The valid wife is Alicia Arroyo. Oh, attorney. That is why they are extending her full assistance. So, ibig sabihin po ba nito ay maghahain kayo, magsasampa kayo ng kaso laban kay Grace Ibuna at nung sinasabi nyo na may conspiracy dun sa funeral parlor doon sa London, nangangalugan din po ba na sila rin ay kakasuhan nyo? Pinag-aaralan pa namin, no? Because from the time that they were informed, bad faith na yon, ano, hindi na good faith yon. Kagaya ng binigay namin example, oh, is example was the London Clinic, because ang balita ng namin sa London Clinic, eh, they followed instructions to terminate the life support ni Congressman Iggy based daw on a form that Grace Ibuna signed that she is the next of kin. So to verify that, sumulat kami, nag-email kami sa London Clinic na yan and submitted to them through email papers, especially the marriage document, the marriage contract, to show that there is a valid marriage and that Alicia Arroyo is the legal wife, and under Philippine law, nag-cite pa kami ng provisions ng Philippine law, no? That she is the next of kin. Sa Philippine law natin, the next of kin is the only person who can give instructions as to the funeral arrangement. On that basis, nag-reverse ang London Clinic at nag-apologize pa to say that they had acted in good faith because finalsify pala ni Ibuna ang papers sa London Clinic saying that she is the next of kin. Okay, so attorney, babalik po po ba kayo doon? Babalik po ba si Ginang Aleli Arroyo sa London para sikasuhin at maibalik yung labi dito sa bansa? Pag-aaralan natin ang legal options, no? Because ang position namin as lawyers is that a court in the UK has no jurisdiction over Filipino citizens. Opo. The parties involved here are Filipino citizens. The law to be applied is Philippine law. Wala namang competence ang UK court to determine what is Philippine law. Wala rin silang competence to determine what is a valid contract, no? Kasi even the remains, even Congressman Iggy, is a Filipino. In fact, he is a public official, no? Yes. Attorneys... The other issue is, bakit nila sinasama ang Philippine Embassy? The Philippine Embassy represents the Philippine government that cannot be sued before a UK court. Ang repercussions nito in terms of international law and diplomatic relations is far-reaching, no? Opo. Attorney, sa ngayon, wala pa po tayong detalye kung kailan may uuwi ng bansa itong si Representative Iggy Arroyo. Wala pa kaming information, no? Ang sinabi lang ng lawyer ng funeral parlor is if they are told by a UK court, kasi sa UK naman sila, sa London naman sila, not to release the remains, they will have to follow any order of a UK court. All right, sige. So yun ang sinabi sa amin, no? And unfortunately, pag weekend, sarado lahat, no? Sarado mga korte, sarado rin yung funeral parlor. So si Alicia Aleli decided to come home to discuss it with the family. All right. So makikipag-usap pa lang po siya kaya First Gentleman Mike Arroyo on the matter.
Yes, in fact, nung nasa London pa kami, eh, natawagan niya yung sister, si Marilu, and she confirmed that there is no such instruction to cremate the body in the UK. As a matter of fact, all the funeral arrangements and the memorial service in the House of Representatives and yung pagdala ng remains sa Bacolod, na-arrange na yan, no? By all of them, no? The brother and the sister and Aleli. Wala namang pinag-aawayan sa arrangements na yan, no? That's why nagulat kami. Bakit saan ang anong basis ni Ibuna? Ni Ibuna to say that she is the one who can give instructions. Alright, so patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat po, Attorney Lorna Capunan, abogado ni Mrs. Aleli Arroyo, sa inyong panahon. Muli po, sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Grace Ibuna kaugnay ng development na ito.